Hi guys, kumusta kayong lahat? My name is Jaela Abilini Mix Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment kung gusto nyo ang aking panibagong video and pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Ang ating tatalakayan ngayon ay ang mga taong nanghihila pababa. Yung may mga karamdaman na sakit, inggit sa kapwa. Yung hinihila nila ang kapwa nila pababa. Ang iniisip kasi nila, ayaw na may makalamang sa kanila. Alam naman natin na napaka-common na ito sa ating mundo. Dahil sa ganitong sitwasyon, pag-uugali ay matatagpuan natin ito kahit saan, sa pamilya, kapatid, kadugo, at lalo na sa social media. Ito ang pinakamatinding behavior na hinahabit na ng iba. Kaya ito ang rason kung bakit napakahirap na ipagpatuloy kung ano ang mayroon ang iba. It's so hard to progress today. No unity, no humility, walang responsable. Kailangan natin mag-progress. The first step to eradicate this negative trait from us is to be aware of it. May ibabahagi akong ilan na mga bagay na ang isang tao ay mayroong crab mentality. Yung isang tao na may utak talangka. Una, feeling nila sila ang boss at ikaw ang utusan. Diba? Ang pakiramdam nila, sila ang boss at ikaw yung utusan. Anong sa tingin mo? Napaka-aroganteng sitwasyon. Umaasta silang espesyal dahil sa tingin nila ay napaka-espesyal nila. Ang iniisip nila sa kanilang sarili na wala silang pakialam sa iyo dahil ikaw ay utusan lang, alipin lang. Kapag nagawa nilang magtagumpay sa isang bagay, kahit hindi naman ito kanais-nais, kahit hindi naman gaano kahirap ang kanilang pagtatagumpayan, ay may feeling pa rin silang ipagmamalaki ito sa mundo. Ganun sila ka-obsess sa kanilang na-achieve. Ipapakita nila sa'yo na hindi mo sila mapapantayan kung ano ang mayroon sila. Na hindi mo kaya ang kanilang kakayahan. Pangalawa, natatakot sila kapag nakita nilang umaangat ka. Alam mo, hindi lang sila napaka-arogante, lalo pang napaka-ingitin rin. Natataranta sila, hindi mapakali, kapag ikaw ay nakikitang umaangat sa buhay. It's give them a terrible feeling of insecurity. Kaya isa yan na rason kung bakit kanila hahatakin pababa. Sa pamamagitan ng paghatid-hatid ng Marites sa kabilang baryo o sa paghatid-hatid ng istoryang hindi naman totoo na ito ay makakasira ng iyong pagkatao. Madalas talaga ito nangyayari lalo na ang isang tao ay may inggit sa'yo. Gagawa't gagawa sila ng paraan para bumagsak ka. Gagawa't gagawa sila ng istorya sa ibang tao para maging mukha kang kawawa at sirang-sira sa iba. Diba? Sa pakiramdam mo, hindi ka ba magigigil? Hindi ka ba magagalit? Dahil kahit ang maliit mong ikinakasaya ay pinapakialaman nila. Pangatlo, gagawa sila ng paraan para ang bagay na gusto mong ma-achieve ay hindi mo makakaya. Iyan sila ka-obsess sa kanilang sarili para maibagsak ka. Kung hindi ka madala sa isa, gagawa sila ng pangalawa para lang na masira ka. At lalo kang mahirapan para na gumive up ka sa gusto mo. At
kapag hindi sila nagtagumpay sa ginawa nilang plano para sa'yo, ay hihilingin din nila na sana ikaw ay bumagsak, sana mabigo ka sa pangarap mo sa buhay na hindi ka magtagumpay. May mga taong ganito guys, na imamaldisyon ka, pagsalitaan ka ng hindi maganda sa talikuran. Kunwari bait-baitan sa harap pero pagtalikod ay hindi na maganda ang sinasabi. For example, katulad sa akin, may lihim na galit yung ibang tao sa akin, nalaman ko lately lang. Pero pinapasa Diyos ko ang lahat dahil alam ko dito sa mundo ay walang matitira kundi tayo lahat ay mawawala. Kaya kung ang tao man ay naiinggit sa'yo at gusto nilang kunin kung ano ang mayroon ka, magpakatatag ka, tibayan mo ang loob mo, tuloy ka lang sa buhay mo, manalangin ka araw at gabi na proteksyonan ka sa mga taong naiinggit sa'yo, sa mga taong gusto kang pabagsakin, sa mga taong ang laman lang ng isipan ay puno ng negatibo, inggit, at gagawa sila ng paraan para na hindi ka makausad. Diba? Masasabi mo sa sarili mo, ang damot-damot nila sa kaunting kaligayahan ko, ipinagkakait nila. Alam mo ba kung ano ang motto nila sa buhay? No unity. Pang-apat, palagi silang nag-iisip kung ano ang kulang sa'yo. Palagi nilang minamasdan at hinahangaan ang husay nila. At ikaw naman ay palaging tinitingnan ng iba ang pagkatalunan mo. Kung tutuusin, sila ang may mga negatibong mentalidad sa kanilang puso at isipan. Pero hindi nila napapansin kung bakit nakatuon ang puso at isip nila sa ibang tao at nagahari sa puso nila ang inggit sa kapwa. Instead of appreciation, you will get a negative criticism. Ang mga taong tulad nito ay mahilig silang gumawa ng kwentong napaka-negatibo sa kapwa. Panglima, sisisihin ka kung sila ay hindi nagtagumpay. Kapag nabigo sila sa kanilang gusto, ikaw ang sisisihin. Pero kapag ikaw ang nabigo, mas lalo ka pang ibabagsak nila. Alam mo, they love blaming people. Nakikita na nilang nasasaktan na tayo, pero mas lalo pa tayong dinidiin sa kabiguan. Pang-anim, tinuturing kang kompetensya sa buhay nila. Ang pagkakaisa, kooperasyon at pagkasundo ay hindi nila nauunawaan. Para sa kanila, sila lagi ang boss. At ikaw naman ang kanilang alipin, alila, utusan. Kunwaring boss lagi sa loob ng trabaho. Ito yung mga taong nagsisip-sip, nagpapapapil sa mga big boss para sila ang mapansin, hindi ikaw. Ang gusto kasi ng mga taong ito ay sila lagi ang hahangaan. Pang-pito, wala silang pakialam sa'yo. Wala silang pake. Wala silang awa. Kahit alam nilang durog na ang puso mo, wala silang nararamdaman na pakialam sa'yo. They are inconsiderate and ignorant of the many people they are offending. They don't care about the many hearts they are breaking. Kasi ang pagiging selfish ang sentro ng kanilang sarili. Pangwalo, nagkukunwaring matalino
pero wala namang laman ang utak. Mahihirapan kang kalabanin ang ganitong sitwasyon kasi isip nila sila ang palaging panalo. Ang ganitong uri ng tao kahit talo na, hindi pa rin nagpapatalo. Ayaw pa rin aminin sa sarili na talo na sila. They are active critics, but they don't accept criticism thrown to them by other people. Ayaw nilang tuturuan sila o pagsabihan mo man lang. Ayaw nila ng opinion mo kapag itunuwid mo ang salitain nila ay ikaw ang makikitang mali sa ginagawa mo. Kaya ang kinalabasan, pagtatalo, pagtatampo, galit at mahantong na sa hindi pagkikibuan dahil sa pinagsabihan mo lang na hindi tama ang ginagawa niya. Pangsiyam, mahilig gumawa ng kwento. Instead na solusyonan ang isang bagay, dinagdagan pa. Mahilig sa marites yung istoryang tama naging mali. Dahil ginawa ang mali na tama, mahilig mag-imbento. Mahilig manira ng kapwa. At lalo na mahilig gumawa ng problema. Hindi naman nga marunong mag-resolve sa sinimula niyang istoryang mali. Instead na maghanap ng pagkakitaan para maiangat ang buhay, ayon sa kalin nagpulong-pulong kasama ang mga marites, doon pa nila binubuhos ang kanilang oras, lakas at isip sa mga taong wala namang ginawa sa mundo kundi ang manira sa kapwa. Ang ganitong estilo ng tao ay ayaw kasing malamangan. Kapag nakikita nilang bigong-bigo na ang tao, mas ikakasaya nila na nakikita nila ang tao na nalulugmok na, naghihirap na sa buhay. Pangsampu, kailangan mo silang idedma. Kasi kung papatulan mo lang ang mga ganitong pag-uugali ng tao na may crab mentality, pati ikaw madadamay sa negatibong iniisip nila sa kanilang mga sarili. Pati ikaw maaapektuhan lalo na ang hanap buhay mo. Kaya kung ako sa'yo, focus lang sa sarili. Hayaan mo ang taong nagsasalita sa'yo ng hindi maganda. Gaya ng sinabi ko, dasal, tiwala, sipag at tatag, pagtiyaga sa hanap buhay para makamit ang ating tagumpay. Kung may nanghuhusgaman sa'yo, ipakita mong kaya mo mag-level up mas higit pa sa kanila. Iyan lang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli.